masayang araw po. Ito po yung limang natitira sa ating mga kinuhang babaeng biik. Gagawin po nating dumalaga sa Tayabas, Quezon. Yan po, itong apat, magaganda naman ang kanilang forma. Yan po. Pero ito pong isa, manipis pa rin po siya. Ito po yung kuba ang likod. Ito po ang ka-size nung isang namatay natin na nung kunin natin ay nagtatae. Kaya lang po, itong isa talagang yan po, kitang kita na yung likod niya po ay deformed. Kabaligtaran po siya ng kalinga, siya ay may paakyat ang kanyang likod, hindi po yung saddle back lang. Ito pong iba naman ay ayos na ang forma. Ito nga lang pong dalawang may puti ang paa. Yun po yung isa ay parehong mule foot. So yan po ang ating update sa ating mga bagong breeders na by July pa po natin magagamit. Ito naman po ang ating breeding pen. Yan, nangangain na po ng damo ang ating mga alaga at may nananaid pa po ng kanilang sangkap na sapal or ang kanila pong concentrate. Ayan po si Mr. Mario. Maganda-ganda na siguro ang kanyang pakiramdam. Naglalakad na po dito para makisalo sa pagkain. Nung naika-ika po siya, ay hinahatiran lang ng pagkain dun sa kanyang kuta. Dun po sa gawin ng tent na yon, dahil hindi po nakikisalo sa pagkain sa ating mga inahin. Excuse me po. Kita nyo naman po, malaking malaki na ang kanyang katawan. Ang lapad na po ng kanyang likuran. Mas match po siya sa size sa ating mga inahin na ika pa rin po ng kaunti. Pero hindi na po kamukha nung last week na talagang pinapaboran niya ng husto. So yan po ang ating resident boar for now dito sa ating breeding pen, si Mr. Mario. At wala lang pong available na 50 dose na hog cholera vaccine. Kaya idinelay po namin yung pagkakapon sa ating mga biik. Pero mapapansin nyo po na wala na po yung ating mga naglalakihang biik dito. Nahuli na po yung mga yon. May isa na lang pong natiras yata. May isang malaki ako nakikita dito sa kainan. Siguro po nung mag-trap sila, hindi napasok yung isang yon, kaya naiwan pa. So ito pong mga maliliit na ito ay tatrabahuhin natin bukas o sa Miyerkules pag nakakuha po ako nung ating hog cholera vaccine. Yun pong ano ay available. Respisure po. Respisure 1 po ang aking gagamitin para minsan lang po ang turok. Kasi po yung Respisure 2, dalawang beses ka magtuturok. Alam nyo naman po na medyo mahirap ang paghuhuli natin na sistema. Kaya po yung 1 na lang ang aming gagamitin para minsanan lang po. Yan po si Mario. Kita nyo na ika-ika pa rin. Pero hindi na po masyadong grabe kamukha po nung last week. So hopefully po, may mga buntis na tayo dito na yun ngang unang nakastahan ni Rocco ay April 9 po.
which happens to be Easter Sunday, ang 114 days niya. So, yun po. Hopefully, ay ating mapunan ang panganganak at sana po ay on schedule. Yung dalawa po na inahin na parang heavily laden, mataba lang po. Kasi po, hindi na sila dapat aabutin ng ganitong panahon kung buntis sila, dahil nag-check po ako nung mawala po yung ating mga barako ay early October. So yung 114 days po from early October ay lampas na. Kaya po matataba na lang po ang ating mga inahin na yon, hindi po sila mga buntis. At ang silungan naman po dito, nakatayo na po ang framing. Ganyan lang po ang aming gawain. Inuunang itayo yung poste. Pagkatapos yung pinaka beam or tanan ng likod at harap naman ang aming ilalagay. Tapos po, lalagyan na ng kahoy yan. Either 2x2 po, or sabi ko nga kay Carlito, pwede rin namin gamitin yung mga lumang kainan. Mas malapad po yun. 1x4 at 1x3 po ang sukat ng mga yon na gagamitin pang parang pinaka-rafters naman. So yan po, pag nailagay niya yung pinakahuli nating beam dun sa dulo, puputulan na lang po ang mga poste dito sa harapan at ilalagay niya na ang ating mga pinaka-rafters. At tatlong lona po ang ating magagamit. 6 meters po ang isang lona natin, roughly. Yun po ang ating gagamitin na silungan nila rito. Tapos po ay gagawa pa kami doon sa tawid na bakod naman para po may silungan din sila sa kanilang magiging summer na pagkukulungan. So i-rotate po natin yung kulungan ng ating mga alaga. Ito po ang kanilang magiging rainy season na pen at doon po sa tawid ng mga Madre de Agua at Dragon Fruit na yan, ang kanilang dry season na kulungan naman po. So yan po ang ating update para sa ating breeding pen. Ito naman po ang ating galaan. 19 po ang natirang baboy dito. Puro babae po yan. So pipilian lang po natin ang ating gagawing dumalaga, pero iiwan na rin po muna natin sila dito. So magkakalaman po ang pen na ito hanggang Abril. Ito naman pong kabilang pen. Dito po na isama yung 11 hinuling huling na walay. So ang bagong walay po dito, 11. Yung nauna po ay 22. So 33 po ang ating batang mga palakihin dito at may 6 po tayong tawid na lalaki galing po dito sa unang kulungan. Itinawid na po namin dito para puro babae lang po ang maiwan doon. So sa 6 na yun po, 5 ang malalaki. Kaya kinausap ko po si Kaparmer Engel na kahit na 5 lang, magdadala ako next week para po umabot naman ng 25 kilos up yung ating mga ihahatid. So yan po ang ating update naman sa ating mga alagain. May 39 po tayo dito, pero minus 5 po yan next week. Pagkatapos po, yung natitira naman dun sa ating breeding pen ay 18 heads. So yung 18 pong yon,
dito na rin natin ilalagay. So yung 35 po ay madadagdagan ng another 18 come early April. Iiwanan na po natin doon ng buong March yung ating mga January born. At pagkatapos po noon ay sa April 9, yun nga po, inaasahan natin na may anak na sa mga inahin doon, yun po ang unang kasta ni Rocco. Ito pong kay Mario ay mga June naman aanak. So yun pong aanak natin ng April at May ay kay Rocco po yun. Yung June pataas naman po ang magiging kay Mario. So dalawa pong line ang mapoproduce natin sa ating breeding pen. Ito naman po ay naghihintay lang ng dagdag na turok ng hog cholera at itatawid na po natin dito para po makasama si Bobby at yung apat pa po nating dumalaga. Hindi ko na po na itanong kindalito kung nakita pang nakastahan yung pang-apat, pero sa mahigit na pong isang buwan si Bobby dyan, suspecha ko po ay nakastahan na ang lahat ng yon. Ito po yung brown na siyang malaki rito. So, bibigyan ko lang po ng booster ng hog cholera yan. Pagkatapos po, yung puti po ang tiyan na yan. Sila po ang unang tatawid. 5 days pagkatapos pong mabusteran, itatawid ko na po sila dito sa ating breeding pen. Yung pong pula ay nag-inhit pala. So tama-tama po, lalagpas pa ang 21 days pagkatapos nating itawid bago siya makastahan. Yan pong isang yan, anak po ni Berkib yan. Maigsi ang nguso. Kaya isip ko po ay mabilis lalaki ang mga magiging biik niya na iko-cross po natin kay Bobby. Ito po si Bobby na isa pong pure Quezon Black. Ang bala ko po ay kumuha pa ng mga Quezon Black na bulugan. Kada kuha ko po ng mga gilts sa NSPDRC. So yan po ang ating update for today sa ating mga alaga. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.